Iboboto ko ang mabuting pastol. Welcome po dito sa Sunday Gospel Reflection ng Conversations with Father Jerome SVD. Sino ang iboboto mo? Siguro yun yung palaisipan bago tayo tumungo sa mga voting centers. At syempre, ang iboboto mo ay yung sigurado kang mabuting pinuno. Hayaan natin na ang Ebanghelyo para sa 4th Sunday of Easter, Good Shepherd Sunday, ang magbigay sa atin ng konting paglilinaw. Hango sa John chapter 10, verse 27 to 30, ang Ebanghelyo kung saan sinabi ni Jesus, ang mabuting pastol, nakikinig sa akin ng aking tupa. Kilala ko sila at sumusunod sila sa akin. May relasyon ang tupa sa kanyang pastol. At kung si Jesus ang mabuting pastol, tayo ang kanyang tupa. Pero bakit mabuti ang pastol? Alam natin na ang pastol na ito na si Jesus ay naghain, naglatag, nag-alay ng kanyang sariling buhay para sa kaligtasan nating mga tupa. And so it is by laying His life on the cross na higit niyang pinatunayan kung ano ang magiging mabuting pastol, hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa higit na buhay ng kanyang kawan. Sa Ebanghelyo, maririnig natin ang ilan sa mga katangiang meron ng mabuting pastol na ito. Una, ibibigay niya ang buhay na walang hanggan. Yan ang pangako ng pastol. Yan ang purpose ng mabuting pastol. Eternal life. Sa makatuwid, anong meron sa buhay na walang hanggan? Ang makasama natin, ang Diyos. So ganun din siguro sa paghahanap natin ng mabuting leader sa halalan. Saan niya tayo dadalhin? Anong kwalidad ng buhay ang ipinapangako at makakaya niyang sama-sama nating pagtulungan? Pangalawa, the Good Shepherd provides. At ano ang kanyang ipoprovide? Kung ano ang kailangan natin para marating ang pangakong buhay na walang hanggan. And so we realize na the Good Shepherd provides us first with that Word of God. Hindi po ba? Ang salita ng Diyos ang naging pagkaing bumubusog sa ating spirito. Bukod pa sa mga spiritual na resources, pamilya, buhay, mga pagkakataon at lahat ng mga pagpapala na hindi ipinagkakait sa atin ng Diyos, mabuti man tayo o masama. In the same regard, na sa pagpili natin ng mabuting leader, this leader must able to provide. Sino yung leader na magbibigay ng trabaho? Magbibigay ng pagkain, ng tamang edukasyon, ng tamang infrastrukturang kakailanganin ng bawat ng ating bansa? Sino magbibigay ng climate of trust sa negosyo? Magbibigay ng tamang pagsilip sa parating na krisis pang-ekonomiya na meron tayo upang tayo'y magkaroon ng tunay na kapanatagan? Because the Good Shepherd provides. Parang sa mga tahanan. Alam natin ang mabuting mga magulang, hindi nagugutumin ng kanyang mag-anak. Isisudo niya sa tamang tahanan. At kung may karamdaman, ito'y kanyang hahanapan ng paraan. Pangatlo, the Good Shepherd protects. At sabi sa Ebanghelyo, hindi niya tayo ipapahamak. Hindi niya hahayaan ni Jesus na malayo tayo sa piling ng Ama. Tayo ipinagkatiwala ng Ama sa Kanya at lalo niyang hindi hahayaan tayo malayo sa relasyong ito sa Ama. And so, Christ protects and defends us. At yan ang diwa ng relasyon kay Kristo. Pero dapat handa rin tayong makinig at sumunod sa Kanya sapagkat pinipili rin natin kung tayo nga ba'y susunod kay Jesus. In the same way, na sa pagpili natin ng ating mabuting pinuno,
He will also protect us. Yung pangunahin nating dangal na mabuhay, yung dignidad ng bawat isa, yung karapatan sa teritoryo ng ating bansa, higit sa pangsarili ay ang higit na kabutihan ng lahat. And that has been what politics should be. It's an act of charity towards the common good. And part of that is our protection as a person and as a community. Tatlong katangian ng mabuting pasto. May pangako, may provision, may protection. Pero ang lahat ng ito'y totoo kapag may integridad ang mabuting pasto. And that is Christ. He talks. He walked the talk rather. Isinasabuhay niya ang kanyang sinasabi. Kung anong binigkas, siyang gawa. Kaya dyan din natin titignan ang totoong mabuting pinuno. Kung ang lahat ng sinasabi tungkol sa kanya ay totoo, at kung ang lahat ng kanyang sinasabi, kanyang ginagampanan, o ang lahat ng ito'y kahunghangan lamang. Napakaganda ng imahe ni Jesus. Siya ang iboboto kong mabuting pasto ng aking buhay. Pero hinahamon din tayo sa kasalukuyang panahon upang sumuri at pumili ng magiging mabuting pinuno naman ng ating bayan. Bumoto ka sa mabuting pastol. At ipagpatuloy po naman ninyo ang inyong pagsuporta to push our conversations with Father Jerome, this content and channel. At pakisubscribe, pakilike, pakishare. Marami pong salamat at mabiyayang araw po sa inyo.